So, isang mabilis ang video no, na may habang din natin alam mga siguro mga 8 minutes to no. Kung first time ka nga pala sa aking channel, ako nga pala ang inyong lingkod, your online criminologist. Polisya ko. So ito, marami kasi nagtataka. I-incline natin kayo sa pagdating sa kaso no. Nag-iuntiin lang natin. So ito ang nakapokus ng video ito kapag may kaso nakakomplain or complain. So, don't forget guys, so ito ay ano lamang review sa mga inaka, mga haka-haka ng mga ordinaryong mamamayan regarding sa kaso. Kung ikaw ay isang abogado, ay abogado ka no ngayon. Kung ikaw na may isang criminologist, thank you for your support. So sana, I hope na you can assist us. Okay? So maraming salamat sa pagbisita mo. At ito guys, so may kaso, kapag may kaso na ba, ito sa mga nagtatanong at mga kabado sa kaso, no? Ito ang proseso sa regular filing. O take note ha, regular filing. Ang ibig sabihin nito ay yung krimen ay nakalipas na ng 24 hours. So hindi na pwede yung warrantless arrest. Papasok siya tayo sa regular filing. Iba po yung ano ah, yung warrantless arrest application sa regular filing. Okay? So kapag regular filing, so ang complainant, so yung naghahabol or nagrereklamo ay pupunta yan sa malapit na prosecution office or sa pulis mo na paari, sa pulis mo na yung dumaan papuntang prosecutor office. So, doon na tayo, yung complaint ay nasa prosecutor office na. So, ngayon, kulong na ba agad? So, ito ang proseso na bago makulong. Ito, lista ko, summary. So, kapag nasa prosecutor na yung complaint, so, ang prosecutor ay mag-i-issue yan ng subpoena. Okay? So, alam nyo naman yung subpoena, di ba? Anong ibig sabihin? Ang akusado ay inuorderan na mag-appear or magpaliwanag sa korte. Order yan, subpoena. Okay? So, ang subpoena ay ang buhay niyan. Binibigyan ka ng 10 araw ang respondent para magpaliwanag sa korte or mag-appear sa korte. Otherwise, mag-appear sa hindi, gagawa sila ng aksyon. So, after nun, so, number 3, counter affidavit. Ito yung within 10 days, pag may subpoena ng isang tao, mag-submit siya ng counter affidavit. So, saan ba itong nabibiling counter affidavit? At syempre, o kung hindi ka marunong gumawa, siyempre hindi ka talaga marunong kasi hindi ka naman abogado, para maging accurate yung counter affidavit nyo natin, so mag-hire tayo ng abogado kahit one time payment lang. So yung payment depende yan sa inyo kung magkano yung depende sa abogado, magkano yung magkasunduan nyo. So mura lang yan, wala pang 100k yan. Siguro more or less 2,000. Kasi i-assist ka lang naman. Ipa-evaluate mo. Ngayon, kung mayroon kang marunong, tulad kong medyo marunong konti, so, pwede na. Hindi naman dito mandatory yung abogado sa counter affidavit. Okay? Pwede mag-submit yung hindi abogado. Pwede gumawa. Basta marunong lang. At, siyempre, lusot doon sa kanyang aligasyon, tama yung ano, sagot. Yun lang kailangan ito. Hindi, pero hindi. Optional lang yon, pero manigurado lang sa counter affidavit. Eh? So, ngayon, kapag nakapasa na yan, o kailan ba lumalabas ang resolusyon? So, resolusyon na yung sunod. O ang resolusyon, pwedeng madismiss yung kaso, pwedeng tuloy yung kaso sa korte. Kapag umakyat na sa korte, so, ang ibig sabihin, mayroong talagang probable cause. So, ngayon, ay siyempre, hihiring na. Okay? Bago natin ituloy yan guys, ini-invite ko muna kayong bumili ng CCTV camera connected sa inyong cellphone Android kung kayo ay mayroong Wi-Fi na. Pero kung wala naman kayong Wi-Fi,
pwede rin kayong bumili para pag nagkaroon na kayo ng wifi, may CCTV na kayo. Diba? At siguraduhin nyo kung kayo ay bibili ng CCTV, mayroon siyang sapat na memory. Pwedeng 32 gig lang, good for 1 or 2 days, or 128 gig memory. So, ano yan, para hindi na kaya magbabayad ng cloud. Kasi ang bayad ng cloud ay $2 per month. So, sayang din. Kaya siguraduhin nyo, ang inirecommend ko dyan, mayroong memory slot para sure hindi na kayo mamroblema sa review. Yan talaga ang purpose yan. At syempre, additional security yan sa inyong bahay. Kahit saan ka, may okay, kumpleto yan. May mga audio-audio yan. So, ang link nasa baba. Diba? Parang ano ko ngayon? Ang bilis-bilis ko ngayon. At saka, syempre, mag-comment ka niyan ng good. Nice good mula akong masabi. At i-share mo kung gusto mo. Maraming salamat sa pag-share at pag-suporta. At kung gusto mo naman ng assistant, so pwede kitang i-assist online, video call. So PM is the key para sa appointment. Normally, 9 a.m. to 11 a.m. Open. Kasi maganda ang signal natin. Yun lang. So it's free. So bahala ka kung magbigay ka. Kung hindi, dapat magbigay ka. Siyempre, may pangkapi tayo. Okay? O, saan na tayo? Resolusyon, no? Huwag niyo akong tanongin kung kailan lalabas yung resolusyon, ha? Depende yan sa prosecutor kung kailan nila matapos yung resolusyon. Maraming nila tanong. Excited masyado magkaroon ng resolusyon. Pero ba niyang warat ang tinatanong, eh? Kailan ba bawalan mo? Kailan ba lalabas warat? Mang like ko. Hindi natin ano yan. Hindi natin yan hawak. Hawak yan ng ano, korte kung kailan nila ilalabas yung warat. Siguro surprise. Datapat ng Friday yung wara. Para makakulong yung suspundin na 2 araw, 3. Okay? O ngayon, kung may resolution na, pwedeng ma-dismiss o pwedeng matuloy ang kaso. Ngayon, pag natuloy yung kaso, o ano ang remedyo para hindi makulong? Bail. Kung bailable siya. Siyempre, bailable yan kasi regular filing yan, normal eh. Depende yan sa kaso kung bailable. Ngayon, kung bailable, o, siyempre, may bail. Kung mahal ang bail, tumawad. Normally, for your idea lang, mga kalahati ang binibigay nila yan. Pero depende pa rin sa korte at depende pa rin sa character na respondent. Pag non-bailable, o, wala na tayong magawa dyan. So, siguro mag-request ang abogado nyo or kung sino mang marunong, request non-bailable. Kapag non-bailable, maging bailable siya. Normally, ito yung ginagawa ng mga abogado. Ito yung papel ng abogado kasi sila yung nakakaalam ng cited. Mga cited silang mga batas. Okay? So ngayon, kapag hindi ka nag-comply dito sa bail or non-bailable na ito, sa resolution, at nawala na yung access nung, nawala yung respondent, pabaya, doon siya mawawarant. Okay? Pag nawarant na, alam nyo na. Execution ng warrant, ikukulong muna pansamantala bago babalik sa number 5, bail. Kung bailable yung kaso. O yun ang cycle ha. Hindi ko na yun na numberan para siguraduhin nyo, ulit-ulitin nyo itong video na to. I-review nyo na lang kung nakalimutan nyo. 1 to 7 yan. Siguro naman sapat na yan para sa inyo. Maraming salamat sa mga nagtatanong no, na hindi ko nasasagot at masasagot ko naman. At kaalala lang sa mga kapa-assist, hindi po ako masyado nag-i-interact ng chat or ng comments, no? Like-like lang mo kasi kung alam natin ang kaso ay mahirap. At marami tayong dapat tanungin para sa inyo. Kaya kung gusto nyo masagot, proper, mag-appointment, video call tayo para sure at para ma-assist kayong ng accurate. Maraming salamat. Thank you for watching. See you again. Ako ang inyong lingkod, inyong online criminologist. Kulay siya ko.